What is trending in the world of social media? Welcome guys to this year's first Vico Serie video. So ang gagawin po natin ngayon yung pong bagong post ni Mayor Vico Soto to summarize po yung 2019 for him. So of course, una po, ang sinabi niya ang word of the year is pagbabago. So kahit po ano pong mangyari, it's a very big achievement po na nagawa po niya at a very young age to bring about change dun po sa Pasig na tatlong dekada po was ruled by the Eusebios. Pero ang what will get your attention po dun sa kanyang post ay yung inamin niya yung kanyang biggest mistake. Okay? So sinabi po niya na ang kanyang biggest mistake is kakulangan sa komunikasyon sa mga tao tungkol sa mga nangyayari sa City Hall nung unang mga linggo ng ating administrasyon. Hindi ako maingay na tao at hindi ako sanay magbuhat ng sariling bangko. Ngunit mahalaga ang tamang komunikasyon para kasama at di naiinip ang mga tao sa matatagal na proseso ng gobyerno. Patuloy nating hinahanap ang tamang balanse para rito. So yon, so ang galing po kasi po ako po personally, to be honest, yun din ang medyo parang nagiging problem ko dun po sa unang 6 months na administration ni Mayor Vico. Nakikita ko po kasi po nire-research ko, pumunta ako dun minsan, and inaalam ko po personally yung mga magagandang nagagawa po niya. Pero yun nga po, like sinabi po niya, kulang po yung komunikasyon po sa tao pagdating po dito. So I guess it's all about finding the right balance eh. Siguro yun, kasi siguro yun yung personality po niya na hindi po high profile, na gusto po tahimik lang na nagtatrabaho. Pero sa totoo lang po kasi, sa mundo po natin ngayon, mahirap na po yung ganong klase. Kahit po yung mga sabihin mo ng maayos na nagtatrabaho ng tahimik, pag po merong gustong manira sa'yo, merong mga mas maingay sa'yo na nagkakalat po ng kung ano man ang sinasabi tungkol sa'yo, ay minsan po mas napapansin po yun ng tao. Kung maingay po yung mga kalaban mo, dapat mas maingay ka rin. Meron naman pong paraan na pwedeng iingay po yung pong mga ginagawa mo na hindi naman pagyayabang yung dating. So sa akin po, tingin ko kung ang pinapakita mo naman ay public service, pinapakita mo naman ay genuine at tuloy-tuloy naman and hindi naman pakitang tao lang, I think po maintindihan na po ng tao yon and hindi na po siya makikita as puro yabang lang. Kasi po sa totoo lang po talaga, sa politika po natin ngayon, sa social media po natin ngayon, talo po yung pong hindi maingay. Kaya ako po on my end, someone who supports Mayor Vico, ang makakontribute ko lang po is magdagdag ingay po doon po sa mga ginagawa po niya and kahit paano po to inform the public. And napansin din naman po natin yun. Actually, I was telling din some of the people from his administration na of course yung interest ng tao when he started as mayor, medyo bumaba po ng konti. Medyo hindi na ganun kadami nanonood ng mga Vico serie natin dahil nga po medyo tahimik po magtrabaho si Mayor Vico. Pero that doesn't mean na wala pong na-accomplish o wala pong nagagawa. Sa totoo lang po, nakalagay din nga doon sa post niya, yung biggest victory is yung paglilinis at reforma sa procurement. Yung pong sa pagkuha po ng mga, pagbili po ng mga gamit and paggastos po ng pera ng syudad. So sinabi nga po niya, 150 million po more or less yung pong natipid ng syudad na nagamit po para po sa mga serbisyo tulad po ng pamaskong handog na lahat po ng pamilyang Pasigueño ay nabigyan. So yun po, ganun po yung nangyayari pag kapag marami pong natitipid, mas marami pong naibabalik sa tao. So yun. So hopefully po sa 2020 mahanap ni Mayor Vico yung tamang paraan para po ma-communicate ng maayos yung gusto niyang mangyari. Nag-ano na siya minsan eh, nag-Facebook live, 'di ba? Pero hindi po ganun kadalas. So I think mas dadalasan lang siguro. Maybe 'yun. More mas makita lang siya madalas ng tao, mas ma-explain lang niya kasi po sa ganung paraan, pag meron ding binabato sa kanya, mas madali po niyang na-explain. And iba kasi nga, iba yung post lang na mga salita lang, iba yung nagsasalita. Nakikita mo talaga yung video, nagsasalita yung tao, mas kita mo na sa kanya nanggagaling yung sinasabi. And you can hold that person more accountable dun po sa mga sinasabi niya. So 2020 po, papasok na, kanyang budget na yung masusunod.
Of course, lahat po ng mga mayor ang ginagamit na budget yung pong nakaraan. So siya po, yung budget na niya for 2020 yung gagamitin. So makikita po natin talaga in full effect kung kamusta po yung magiging epekto ng kanyang mga proyekto na hinahanda sa bagong budget. Yung mas madaming budget for healthcare and sa iba pang mga proyekto niya. So yun, so pati po yung mga proyekto, pati po yung mga problema sa traffic siguro, pati yung mga problema sa yung basura, yung naging problema recently, maganda po na nako-communicate niya ng maayos at diretso sa tao para po walang, at least yung tao alam, mas makita lang po yung pong mga plano niya dun sa mga problema na yun. The more na lumabas siya, the more na may chance na makita ng tao, mas malalaman ng tao. And ako po, personally, gusto ko ding mas maging maingay si Mayor Vico, dahil sa totoo lang po, nakaka-inspire po, we need more leaders like him na pinipilit pong linisin yung gobyerno. Ako po, say what you want about Mayor Vico, pagdating po sa corruption, I'm sure, ako po ang masisigurado ko, he is 0% corrupt. Yun po ang aking po masasabi. Doon po sa level po niya, sa mayor's office po, yun lang po ang aking masisigurado na pagdating kay Mayor Vico, hindi po mangungurakot and he will do his best for kung ano po yung tingin niya na nakakabuti po doon sa kanyang syudad. So yun, we'll be doing more Vico series stuff this year. So medyo kumonti nung mga previous months kung napapansin nyo, pero we'll try our best to cover it more and ipakita po yung mga magagandang mga epekto po ng kanyang mga programa sa Pasig. Kasi marami-rami na din po yung pong kanyang mga nasimulan na programa and hopefully po maging successful naman po most of it. Okay guys, thank you very much. Happy New Year to everyone. So yan yung una nating Vico series for today. Tomorrow, punta tayo City Hall, Manila. May mga lalakarin tayo doon. Siguro next week sa Pasig naman tayo para meron tayong mga lalakarin din, meron tayong mga aayusin din na for the vlog. Okay guys, so thank you very much. See you po sa next video natin. Bye-bye guys. Happy New Year.